guys, welcome back to my channel. Kayo po ba ay may problemang kinaharap ngayon tungkol sa inyong buhay pag-ibig? Ganon din po sa inyong pong pampinansyal at ganon din yung away-away lagi ng buong pamilya. Yan yung madalas na talagang problema na kinaharap natin sa araw-araw. Alam nyo po ba na napakaraming ritual para yan po ay matapos or kung ano man ang inyong mga suliranin ay mawala kaagad. Ito po ay isa sa mga pinakamabisang pamamaraan sa pamamagitan po ng asin at ganon din po ang mga stone. Ang video ito ay para po sa inyo. Today is gonna be a little something more. I've got a plan in mind, a special thing in store. The light bulb is at my head, said, get out and play. Cause you never po ay may problema ang kinaharap sa inyo pong love life kasi marami po ngayong mga broken hearted, magpapasko, magkakaroon ng okasyon pero biguan at feeling nga po nila ay parang katapusan na ng mundo. Ganun po talaga pag mga unang linggo pa lamang talaga na sobrang sakit. Pero pakalipas lamang ng mga wala pa isang buwan, matatawa ka na lang sa iyong mga nagawa. Yung parabang masyadong maiisip mo, bakit nga ba nagkaganon ako? Para namang baka ako sinapian ng mga panahon na ito, yung mga ganyan. Or kaya po ay kayo po ay matatawa na lang sa mga nakaraan, yung mga ganon. Yung po ay kumbaga pagdadaanan nyo lamang at hindi nyo yan tatambayan. Akala nyo lamang po yan. Pero pag lumipas ang mga ilang panahon at lalo-lalo na kung na-build up mo yung sarili at ipo ba na lalo kang gumanda or kaya po ay ikaw ay biglang yumaman, maiisip mo, ay, ba't ba naging ganun ako? Ba't ko ba nagawa yun? Parang mapapaisip ka na lamang na hindi mo alam kung bakit ka nagkaganon. Pero minsan, ay dumadaan lang talaga yun sa buhay ng tao. Pero nasa iyo yan kung tatambayan mo. Kasi syempre, choices mo yan. Pero kung ikaw naman tipo na tingin mo na hindi mo naman ika-asenso yan, ay tantanan mo yan. Tanggapin mo nang mula sa inyong kalooban. Ang gawin nyo lamang, magpaganda kayo, i-build up ang inyong sarili. At soon ay makakatagpo kayo at merong naniniwala ako na bawat tao ay merong kanya-kanyang tinadhana. Kumbaga kayo po ay huwag mawala ng pag-asa. Yung isa nga po ay gusto daw niya magpamatay. Ay Diyos ko po. Kaya kumbaga nag-concentrate muna ako sa kanya at talagang para magkaroon siya ng kausap. Wala daw po kasi siyang makakausap. Wala siyang mahinga na ng payo. Ngayon buti na lamang at kumbaga talaga nag-focus muna ako kasi baka po siyempre konsensya ko yan. Kapag yan ay kung anong mang gawin niya at mabalitaan ko ay gayon, ay nakita ko pa naman ang pinaka-itsura niya. Pinorward po sa akin yung picture. Naku po, maisip pa kita. Naku, konsensya kong malupit kapag kung anong mangyari sa inyo. Kaya yung iba po ay hindi ko talaga nare-replyan. Parang ako yung nakakapag-focus muna o nagpo-focus po muna ako doon sa mga matitindi, yung tipo ba na gusto na magpakamatay. Ay, Diyos ko po, ako naman eh, na kahit sa, halimbawa kahit sa biyahe, nasakit ang aking ulo pag ako'y nagbabasa. At nabasa ko itong ang sinasabi ng nanonood sa akin na gusto na niya magpakamatay. Ay, Diyos ko, ano ba ito? Ay, talaga naman kahit na ano eh, kahit ang ganda duling-duling ako dyan, nire-replyan ko dahil nga po, pero ang sakit naman ng aking ulo. Inom agad ako ng by Jessic at pagkatapos meron akong kape. Yun nga po itong coffee bean. May ganyan po ako inaamoy-amoy ko. At nakakaalis po siya ng mga ano, yung kumbagay isipin. Yung lalo-lalo magpapakamatay. Diyos ko po Lord, huwag niyo po isipin po yung mga ganyan. Nakaw, akala niyo lang katapusan na. Akala niyo iwala na kayong matatagpuan. Meron marami kayong matatagpuan, mas the best pa. At isipin nyo na lamang kaya yan ay naganap dahil meron darating sa inyong mas the best, mas magiging maganda ang buhay ninyo. Meron naman po, ito naman tungkol sa pera. Ay siya po ay, kumbaga eh, hindi niya na alam kung saan siya kukuha ng pambayad. Ganyan-ganyan din po naranasan ko. Hindi ko rin alam kung saan ako kukuha ng pambayad. Sinusugod po ako dito. Imagine ninyo eh, sumisigaw sa may gate. O enong kahihiyan po noon sa mga kapitbahay. Pero ang kapal na mukha ko. Eh ngayon, hanggang ngayon, kahit makita nila ako, eh bakit? Ako lang ba nangungutang? Ba't sila? Hindi ba sila nakaranas? Perfecto ba sila? Hindi sila, mantala ang mga mayayaman eh, daming utang. Paikot lang ang ginagawa. O, di sila na. Sila na, ay di wow. Di sila na perfecto, di ba? Kaya huwag niyong
ano yan, huwag kayong madidepress sa ganyan. Diyos ko, ay lalo-lalo na kung kayo may mga anak, ay patigasan lang ng mukha yan. Wala silang pake, at hindi ako nahingi sa kanila ng pagkain ko. Diba, ganun lamang po yun, ganun ang inyo po iisipin. At napakarami po ritual kapag po, sa mga ganyan, tungkol sa pera ay napakadami, kaya huwag kayong mawawala ng pag-asa. At ito pa, away-away daw lagi ang kanyang pamilya. Ako yung may napapaawa doon sa bata. Siya po ay estudyante at siya po ay nagtatanong sa akin. Siya daw po ay naririndi na at away-away lagi ang kanyang magulang. Ngayon, alam niyo po ba ang pamamaraan para po mabago ang sitwasyon ng ating pamumuhay pagdating po sa mga ganyan ay napakadali lang. Pero, syempre, kailangan natin ng mga stone. Halimbawa, tungkol sa pera. Anong kailangan nating tungkol sa pera? Ay, di itong jade. Ayan, jade. At ngayon, tungkol sa love life, rose quartz. Tungkol po sa ating pong family, away-away palagi, amethyst. Ayan, ito po yung pinakamayor. Kaya ako'y meron ito. Ito yung pinakamayor ng mga problema natin. Away-away ng pamilya, hindi magkasundong mag-asawa. Ganon din po sa mga anak na mga maldito at maldita, mga pasaway na mga anak, ayan, ito, amethyst. At halimbawa, stress lagi si Mr., stress si Mrs., stress ang ating mga anak sa kanilang pag-aaral, ay okay po ito, or kaya sa pagtatrabaho, ikaw ay stress sa trabaho, okay po ang amethyst. Ngayon, kung ikaw po ay may problema sa pampinansyal at kakulangan sa pera at walang-wala talaga, kagaya nga po na nararanasan natin na lumubog sa utang at talagang sinusugod na ng mga inutangan natin, ay talagang hiyang-hiya po tayo, wala tayong magawa, wala po tayong pera . Ganito muna inyo pong gawin, kumbaga iset aside nyo, lalo't-lalo na kung hindi nyo na maalam talaga kung saan kayo kukuha ng pera. Diyan ka muna, pasensya muna, bigyan nyo ng isang pinale na usap. Pinali na sabihin nyo wala po talaga akong pambayad sa inyo. Pero, pinapangako ko sa inyo, once na ako'y nagkaroon ng pera, ay babayaran ko kayo. Gayon po inyong sasabihin, babayaran ko kayo kahit anuman ang mangyari. Babayaran ko kayo, babalikan ko po kayo at hahanapin ko kayo. Pangako po yan. Ayun po sa inyong sabihin. At pagkatapos po yan, ay yun. Kumbaga, isipin nyo muna yung sa pamilya nyo. Pero pag kayo'y umasenso, balikan niyo po siya. Marami rin akong bossing na ganyan. Marami siyang pautang. Pero once na yung taong ito ay yung kanyang inutangan ay umasenso na, kinakatok po sila sa kanila. Kasi syempre, konsensya niyo po yun. Kinakatok siya sa kanila. Nagulat nga po siya dito doon sa ritual na tinuro ko po ng asin at saka dahon ng laurel. At pagkatapos po winish niya dito na bayaran siya na kanyang mga pagkakautang. Kasi parang million din ang kanyang inilabas, wala po bumalik sa kanya. Ayun nga po, ang hirap din ng nagpapautang. Ngayon, ay di gano'n na. Ang winish niya po dito, dahil dumating po yung point na wala siya talagang pera. Ultimong makain. Sila po ay nangungupahan at kumbaga umaasa siya, yung landlady nila ay napakabait, hindi na nga siya nakabayad ng upa, ay nabibigyan pa siya ng pagkain. Yun po, hanggang nagulat siya, yung isang araw may kumatok daw sa kanya at may naghahanap. Abay, sabog ang luha po niya dahil nga binayaran po siya. Ang laki pa naman ng pagkakautang dito. Kaya po siya agad-agad ng message sa akin. Ako na may tuwan-tuwa. At ang sabi po mula po na napanood ko inyo pong video, winish ko po na bayaran ako ng mga taong umutang sa akin. Nagulat nga po ako after 3 days, yun nga daw, may naghahanap at binayaran po siya. Siya daw po ay talagang sabog ang luha. Ako may napaiyak habang ito binabasa ko. Ako tuwan-tuwa, ang sarap sa feeling ng gayon, no? Kaya kung ako po sa inyo, gawin niyo po ito. Kasi ito pong aki pong ritual na itinuturong ito ay napaka-epektibo. Pero, lagi niyo po tatandaan, halimbawa, tungkol sa pera. Halimbawa, gumawa kayo ng ritual na ito, huwag nyo pong iisipin naman na kayo po'y uupo lang. Pagkatapos may babagsak na pera, wala pong ganon. Kumbaga, mag-iisip po tayo kung paano po natin, paano tayo makakasurvive or paano tayo magkakaroon ng pera. Papuputokin po natin ang ating utak kasi, kaya ang salta ko po papuputokin kasi pumutok na po ang utak po dyan. Ilang fuse na ang pinaglalagay ko po dyan para lamang ako'y makaisip kung ano-ano ang aking mga gagawing racket. Talagang, isip ng todo kung paano magkakaroon ng pera. Sasabayan nyo ng sipag at tiyaga
Pagkatapos ng ritual, sasabay nyo ng sipag at tiyaga para po, halimbawa may mga negative na dumating sa atin, hindi natin na-absorb. Pero once na kayo po ay wala po mga pangontra ng mga ganitong ritual, ay ma-absorb nyo po siya. Instead na kayo po ay hindi malasin, aalatin po kayo. May na po yung may mga ganito. Meron po kayong pangontra at para hindi po kayo alatin. Merong instead na sa inyong sa katawan tumalab yung mga malas, ay may higop nitong ating pangontra. Ano-ano po mga kailangan? O, ito naman sa pag-ibig, tandaan nyo po. Etong jade is for money, rose quartz sa para sa pag-ibig, at etong amethyst ay para sa pamilya. At ganoon din po sa stress. Ayan, amethyst. Ngayon, kailangan po natin ng asin. Ayan. Ang asin, pangontra po to or pantaboy sa mga negative. Kung ikaw ay minamala sa buhay, mainam na meron ka pong asin na madami sa inyong tahanan. At mainam, kasi syempre, yung ginagamit naman po natin sa panluto, hindi naman pwedeng walang takip yan. At baka pagka yung ipis ay nagdidiwang, ay inaamoy-amoy itong ating ano habang ay natutulog. Kaya madumi na yan kung sakasakali. Kaya mainam, kumuha po kayo ng mismong mangkok na lagayan talaga ng inyong asin, yung wala siyang taklob. Huwag po kayo mag-alala, sabi, marami kasi ang mga bossing na nanigas na daw ang asin. Ngayon po talaga, maninigas. At matutunaw pa nga po yan. Pero kapag po ito ay nanigas, hayaan nyo lamang. Pero pag ito ay natunaw, ay huwag nyo pong hayaan na talaga as in magtubig at matutuyo pa. Kamalasan po yan pag natuyo. Halimbawa, ito ay natunaw. Pagkatapos, di ba, natunaw, naging tubig. Tapos yung tubig nito ay natunaw pa muli. Natuyo pa. Na dry. Ganyan po ang naganap sa akin. Sa sobrang busy ko noon. Parang 2016 po ata ito. Gumawa rin ako ng ganito. Okay po siya. Pero natunaw siya. Nung natunaw siya, aba ay yung pong tubig ay na-dry pa. Sobrang kamalasan ang dumating po sa amin. Kaya, huwag niyo po itong hahayaan na natunaw na, tapos hindi niyo ito itatapon. Dapat po itapon niyo ito sa lababo. Pagkatapon niyo po nito sa lababo, buksan niyo po ang tubig ripo.